Hi guys, good afternoon. So, andito ako ngayon sa backyard. Sobrang ganda ng weather. Tamang timpla lang. Hindi mainit, hindi malamig. So, maganda kasi nakaka-refresh yung hangin. And kagabi nag-work kasi ako ng night shift. So, parang obviously, kagigising ko lang din talaga. So, habang naghihintay ako kay Keisha kasi pumunta siya ng Filipino store dito. Merong snack bars na Filipino store. And yung may-ari is Ilonggo. Bali, parang hindi ko siya direct na katrabaho pero isang workplace lang yung pinagtatrabahoan namin. And one time nag-order ako sa kanya ng empanada. Masarap yung empanada niya. So hindi ko alam kung yung iba nilang snacks ay magugustuhan ko. So, we'll see mamaya kung ano yung mga pagkain na in-order ni Keisha for us. Kasi sabi ko dito na lang kami sa backyard mag-merienda. Dahil malaki yung backyard dito at saka ang ganda ng hangin. Hindi siya populated, hindi siya polluted yung area. So, maganda yung ihip ng hangin dito. So, ayun, habang naghihintay ako sa kanya, nagko-compute din ako ng aking mga babayarin. Dahil nagsahod, so, syempre, kailangan kalkulado lahat. Hindi ibig sabihin na kumikita ka ng malaki, bahala na lang. So, doon mo lang din talaga malalaman kung magkano na yung natira sa pera mo. So, ayun nga, nagko-compute ako. Parang nasya-shock ako kasi nga, ay, ito na lang pala natira sa sahod ko. So, ayun, importante yan dahil laging nire-remind sa akin ng husband ko na yung numbers, hindi talaga yan magsisinungaling. So, kung ano yung outcome niyan, yun talaga yung resulta pag natutal mo na lahat ng babayarin mo. And especially kasi katapusan next week, so nakatambak yung mga bills na kailangan babayaran. And ako, dahil nandito ako sa Thunder Bay, malayo ako sa husband ko, so importante sa akin na meron akong allocated na allowance. So, dahil nag-u-ride ako, so meron akong pamasahe na dapat ilaan for myself dahil yung u-ride, ayaw kasing maglakad papunta sa work dahil malayo, almost 1 hour siya. So ayoko naman maglakad na papunta ng work dahil mapapagod ako. And at the same time, magsisweats ako. So ayoko din naman yun na mabaho ako pagdating ko ng work, diba? So pag-uwi ko, lagi akong naglalakad. Except lang kung umuulan or sobrang pagod na ako. So doon lang ako nag-u-ride pag after ko ng work. So, kahit papano, malaki yung nasisave ko sa pamasahe dahil hindi ako nag-u-ride lagi pa-uwi sa bahay. So, ayun. So, since ako dahil, ayun nga, nagsasahod ako. At the same time din naman, nagpapasahod din ako kasi nagpa-renovate ako ng bahay ng nanay ko. So, importante na meron akong nalaan na pera din for them. At saka yung mga expenses sa mga materials. So, kailangan meron akong natira kahit papano na pera kasi mahirap. And, ayun, importante yun na meron kang actual talaga na kinukompute mo. Kasi kung hindi mo alam kung meron pa bang natirang pera or meron ka pa bang allowance. Yun yung lagi kong sinasabi na kailangan, hindi ibig sabihin na maliit lang yung kinikita mo or malaki masyado yung kinikita mo. Bahala ka na, wala kang iniisip na ay ganito hindi mo siya kinukompute. And lagi kong ina-advise din sa mga nagta-travel nursing na importante sa inyo, sa atin, na meron tayong ini-invest, nilalaan natin yung pera natin sa something na merong value. Kasi at the end of the day, kung hindi mo yun ginagawa, ikaw din yung kawawa kasi hindi mo alam, wala ka palang na-imbak, wala ka palang na-ipon, wala kang na-save, wala kang na-invest. Although ako, nag-spend din ako ng pera for something to treat myself or kung ano man.
But I know my limit kung hanggat kailan lang ako. For example, bibili ako ng bag, iniisip ko muna kung worth it ba siya or baka itong bag na to mas may maganda pa na may value kumbaga na kung i-invest ko dito sa something na to, at the end of the day, mas malaki pa yung value noon. So, yun, nag-compare-compare ako. Hindi ako yung basa-basa na lang, ah, ito, nagustuhan ko, naging impulsive ako masyado. So, nag-iisip, wini-weigh ko muna bago ko bibilhin yung isang bagay. So, ayun. And, yun yung mga advice ko na kailangan marunong ka din mag-control at saka mag-manage nung kinikita mo kasi ikaw din yung kawawa talaga. Kasi yan nga, may goals ka dahil gusto mo mag-travel nursing, kumikita ka ng pera, yung ganyan. Pero at the end of the day pala, wala ka palang na-inback. So yun yung mga advice ko na dapat nyong minsan. It's up to you kung ano yung, kung i-take mo ba yung advice or hindi.